Kumusta mga bata? Ang ating signatura na ating tatalakayin ngayong araw na ito ay Arts ng Grade 3. Tayo na sa Quarter 3, Week 6 na ating aralin ngayong araw na ito. Ang mga layunin na ating tatalakayin sa araw na ito ay paggawa ng dilimbag na logo, ikalawa, pag-i-stencil ng pangalan, ikatlo, ang pagsulat ng slogan, at ang ikaapat, likha mo, ipagmalaki mo. Tayo nang dumako sa ating bagong aralin ngayong araw na ito. Ngunit bago ang ating aralin sa araw na ito ay inyong huhulaan kung anong logo ang aking ipapakita sa inyo. Ano kayang logo ito? Ito ay logo ng McDonald's. Sumunod naman, tama, ito ay logo ng Jollibee. At ang ikatlong logo naman ay, tama, ito ay logo ng Dunkin' Donuts. At ang logo naman na ito ay ang logo ng Starbucks. Ngayon naman ay talakay natin ang paggawa ng dilimbag na logo. Ang logo ay isang tatak na karaniwang ginagamit sa pangkomersyong paggawaan, organisasyon at ang mga individual upang makapagpataguyod ng publikong pagkilala o recognition. Pag-i-stencil ng pangalan. Ang paglilimbag ng paulit-ulit na disenyo na ipinadadaan o inililipat ang tinta, pintura o wax sa mga butas o hiwa sa cardboard o metal ay tinatawag na pag-i-stencil. Patulad na lamang ng halimbawa na nasa larawan na ito. Ito ang stencil na ginamitan ng pintura at inilipat ang imahe sa isang damit. Ngayon naman ay ang pagsulat ng slogan. Ang slogan ay maaring parirala o maikling pangungusap na naglalarawan o nagpapaliwanag ng isang tema o paksa. Sa pagsulat ng slogan, tandaan ang mga sumusunod. Gawing maikli, gumamit ng ritmo kung kinakailangan, at ang kaisipan o idea ay may kaugnayan sa paksa o tema. Ang mga halimbawa na nasa larawang ito ay isang uri ng slogan. Halimbawa, kagandahan ng kalikasan, ating pangalagaan, dahil sa ito ay patungo sa kaunlaran. If you can't reuse it, refuse it. Ayan. Mahalin ang ating kalikasan, ito ay limitasyon lamang, gamitin sa wastong paraan. Yan ay halimbawa ng mga slogan. Ngayon naman ay likha mo, ipagmalaki mo. Isang patalastas sa iyong paaralan ang bumungad sa iyo. Ano? Slogan contest, kailan? Pebrero 2021. Tema, alab sining, alay sigla. Paano? Maaaring ipadala ang inyong lika sa paaralan o i-upload sa link na ibibigay ng guro. Dagdag kaalaman, ang Pebrero ay pambansang buwan ng mga sining sa bisa ng proklamasyon bilang 683
Series 1991. Ang tema ng pagdiriwa ngayong taon ay Alab Singing, Alay Sigla. Merong mga programa at aktibidad ang National Commission for Culture and the Arts para sa taunang selebrasyon ng ating pagiging marangal, malikain at mapagbago. Makikita ito sa kanilang website. Ayan naman ang inyong mga gagawin sa inyong self-learning module. At ito ang gawain 1, gawain A, maging malikhain. Mahal ko ang aking kapaligiran. At ito ang mga kagamitan na inyong gagamitin sa paglikha ng likhang sining. Mahabang bond paper, lumang kutsarang plastic, patapong plastic o styro plates, acrylic paint na pula at itim, mga larawan ng logo, brush at sponge. At ito ang pamamaraan. Una, umisip ng disenyo na gagamitin para makagawa ng logo tungkol sa kamalayang pangkapaligiran, environmental awareness, tulad ng nasa larawan. Gamitin ang mga patapong bagay na inihanda at maging malikhain sa gagawing logo. Kumuha ng kaisipan o idea mula sa kapaligiran. Ikalawa, gawing gabay ang mga sumusunod. Saan patungkol ang inyong logo? Ito ba ay sa halaman, hayop, ibon o kapaligiran? Ano ang inyong slogan para sa kapaligiran? Ihanda ang mga kagamitan na gagamitin, kabilang ang esponha o sponge na may pintura. Ikaapat, ipahid ang mga patapong bagay sa esponhang may pintura. Ikalima, pagkatapos ay ituon o ibakat ang mga bahaging kulay sa bond paper upang makalikha ng nais na disenyo. Ika-anim, tandaan ang paraan sa pag-uulit ng disenyo. Ika-pito, ulitin muli upang makalikha ng magandang disenyo. Ika-walo, sumulat ng slogan tungkol sa ginawang disenyo ng logo at ang panghuli ay patuyuin ito. Ito ang mga pamantayan sa paggawa o tinatawag natin na rubrics. Lagyan ang bilang ng bituin kung paano na isagawa ang gawain. Tatlong bituin kapag ito ay pinakamahusay, dalawa naman kung mahusay, at kapag isang bituin naman ay kailangan pang magsanay. At ito ang mga gawain. Nasunod ng mga hakbang ng wasto na may pagtitiwala sa sarili, na isagawa ang gawain ng malinis at maayos. Naiakma ba sa tema ang likhang sining na ginawa? At ang score na ilalagay nyo ay katulad ng sinabi ko kanina na kung ilang bituin o star ang inyong ilalagay. Kapag tatlo, pinakamahusay, dalawa, mahusay. Kapag isa naman ay kailangan pang magsanay. Ayun naman ay ang gawain 2, ay ang paggawa ng stencil ng pangalan. Ang mga kagamitan, crayola o iba pang pangkulay, lapis, gunting, 1/8 cardboard at papel. Ito ang pamamaraan. Una, isulat sa cardboard ang inyong pangalan. Ikalawa, gupitin ang mga titik na mag-iiwan ng mga butas sa cardboard. Ang mga butas na ito ang magiging stencil at lalagyan ng kulay. Ikatlo, maging maingat sa paggamit ng gunting at humingi ng tulong sa mas nakatatanda kung kinakailangan. Ikaapat, ilagay ang stencil sa ibabaw ng papel at kapalan ang paglalagay ng crayola o pangkulay sa mga butas. Ito ang mga pamantayan sa paggawa o ang rubrics. Markahan ang iyong ginawa gamit ang pamantayan sa ibaba. Ito ang mga pamantayan. Una, nakagawa ba ako ng stencil na gamit ang cardboard? Kalawa, naunawaan ko ba na ang proseso ng paggawa ng stencil sa pamamagitan ng paggawa ng isang disenyo? Ikatlo, gumamit ba ako ng iba't ibang kulay? Kapag ang inilagay ninyo ay nasa score ay 3, sabihin ay maayos na maayos. Kapag ka naman 2 puntos naman, ito ay maayos. At kapag isa lang, ibig sabihin ay ito ay hindi maayos. Ngayon naman ay sa gawain 3, paggawa ng sariling slogan. Mga kagamitan, bond paper, crayola o pastels, or tubig. Una, ihanda ang bond paper.
Ikalawa, umisit ng parirala o maikli pangungusap para sa slogan na may kaugnayan sa paksa o tema. Ikatlo, alamin kung anong disenyong ilalagay sa t-shirt, bag o banner. Isulat sa bond paper gamit ang ballpen at pangkulay. Ikalima, pagandahin ito gamit ang kombinasyon ng mga kulay. At ito ang pamantayan o rubrics sa inyong ginawang artwork. Yan lamang at maraming salamat.